Alam niyo bang mapa-predator o prey, pareho silang gumagamit ng matinik na teknik para mabuhay? Ito ang tinatawag na camouflage, yung pagbabago ng anyo ng organism ayon sa kapaligiran niya. Sa camouflage, nakakapagtago ang predator para mas madaling makahuli ng pagkain. Ginagamit rin ito ng prey para makaiwas o makatakas sa mga hayop na gustong kumain sa kanya. Paano nga ba ginagawa ang camouflage? Isang halimbawa, ang kaparehong kulay ng paligid. Ang mga hayop sa disyerto ay kulay kayumangki, at ang mga hayop naman sa gubat ay kulay uluntian o berde. Meron din tinatawag na counter shading. Ang isang hayop na gumagamit nito ay madilim ang kulay sa ibabaw at maputi sa ilalim. Kapag tinignan sa malayo, parang iisang kulay lang at madaling magtago sa paligid. Disruptive coloration naman ang tawag sa mga pattern na tumatakip sa hubog ng katawan ng isang hayop tulad ng sa zebra, tigre, at leopard. May mga hayop na kayang gayahin ang katangian ng iba, gaya ng mga hayop na pwedeng magmukhang tuyong dahon para makaiwas sa predators. Minsan naman, kabaliktaran ang ginagamit na depensa. May mga hayop na gumagamit ng aposematisem o matingkad na kulay bilang babala na huwag silang kainin. Madalas sa mga ganitong hayop ay may lason o hindi maganda ang lasa.